Pwede nyo pong ilagay yung introduction po ninyo doon sa chat. Gagalak po namin na dito po kayo mula po LA pa. Salamat. Okay. Pwede na siguro tayong magsimula. Ako si Arian Oligario. Ako ang Gender Equality and Social Inclusion and Social Advisor para sa Earth Journalism Network. Ako ang maging moderator ninyo sa araw na ito. Ang webinar na ito ay naorganisa sa Earth Journalist sa AOAGAN, kung saan global na programa sa Development Organization, Internest EGN ay ang mission para ma-improve ang kalidad at quantity ng journalism para sa ikaw sektor, para sa pagtulong ng mga journalism sa kabuang mundo, pag-report ng platform change, diversity, conservation, pagbigay ng mga istorya, grants, mga pagsasanay, fellowship at iba pang mga suporta. Ang VGN, isang komunidad ng mga 14,000 journalists sa loob ng 80 countries. At gusto niyo pong isa-isa pagre-rehistro ay sa istorya ng grants at mga events gaya ng sa webinar. Maraming salamat sa lahat sa pagsali. 8th Journalism Idea Thought. Idea Thought ay para sa inclusion, diversity, inclusion at accessibility sa environment news reporting. Idea Talks. Sa inclusive. Kakaroon ng mga 10-15 minuto para ipresenta ang kanilang karanasan, mga kwento sa mga systematic field, sa environment at intersection tungkol sa kasarian, kapansanan, status sa ekonomiya at edad. Ito ay ikalawang idea na pag-uusap sa series na ito. Inooras natin ito sa celebration ng sa Pride na araw ng Pride. So ito yung araw ninyo, Friday. At mali para sa mga shift, mga pagbabago. So ating mga tao ay, sa LGBTQ ay mga tao ay magkaroon ng karapatan na kung saan, lalo na sa aking bansa sa Pilipinas. So, sa araw na ito, meron tayong special na panauhin na kung saan nagtatrabaho para sa environment at bisang proud member ng LGBTQ. Meron tayong si Asayas Hernandez at si Arthur mula sa Tacloban, Leyte. Sa pag-uusap na ito, ibabahagi nila ang kanilang LGBTQIA++ sa komunidad ng kanilang environment aktivista. At fast forward sa pagtingin sa intersectional na iyon, sa naiibang mga kasarian, sa environment, sa ating mga speaker, pagbubukas sa mga audience, sa mga tanong, sa alinman na gustong tanungin sa ilan pang mga speaker, pakiusap, gamitin ang Q&A na feature ng Zoom na kung sana sa ibaba ng iyong screen at hindi sa chat back. So, imu-monitor natin ang Q&A na feature. Pakiusap, ilagay ang inyong mga tanong doon. Sa dagdag pa, itong webinar na ito ay nirecord. So, para pwede ninyong
mapanood o tingnan sa susunod na mga araw sa website. So makakatanggap din kayo ng email para matingnan ito. Paalala ito sa mga dumadalaw. Doon sa nagsasalita ng English, kung okay lang naman sa inyo na pumunta kayo sa English channel na kung saan ayaw ninyo na marinig ang kabuuang gusto nyo marinig ang webinar na ito, punta kayo sa Tagalog na channel. So, hinihiling ko lahat ng dumadalo dito na pumunta sa English channel. Ang unang tagapagsalita natin, ang magsasalita ay si Asayas Hernandez. Sa kasawing ang palad, meron ang namang pagbabago sa kanyang plano at gusto kong ilagay ang kanyang video at kung paano i-feature ng mga marginalized na komunidad sa pag-report tungkol sa climate change. So, sige, Rosemary. Rosmi, pwede bang tingnan mo yung audio? Nakamute. So, click research intersects ng climate change. Pag-uusapan natin yun. Marginalized na komunidad ay kinakabilangan ng iba-ibang identities at ginagawa nila ng ibang kultura sa iba-ibang domains sa ecological relation. Kung inag-uusapan natin yung frontline na communities, tandaan natin yung mga black, indigenous na mga people, mga kulay, na ibang identities, may kapansanan, o mga queer trends na kung saan apektuhan sa global capitalism, colonialism na kung saan nakakuanas ng malinis sa tubig, soil at hangin na kung titingnan niyo no kabilikan yung mga merong mga trans na mga tao, dalawang T-shirt iba lumisot na kung saan na matinding ng mga ecologists na kung saan ang contribution sa regeneration ng mga lupain na kung si titingnan natin indigenous na environmental heroes na kung saan nilalabanan yung climate. Now, Justin, anong nausapan ninyo, naisip niyo sa queer communities at climate justice, ipaalam niyo sa amin. So napaka-easy lang yung video mula kay ICS, mula environment education educator na ginagamit yung kanyang platform sa TikTok at Instagram. Siya ay nakatira sa Los Angeles, California. Siya ay nakakaranas din kung paano manirahan sa food stamp, yung kanyang karanasan, yung mga kawalan ng hustisya sa kapaligiran, bakit nakatira sa komunidad. Siya ay educator at environment, so na kung saan ipinapaalam sa pamagitan ng kanyang boses sa kasahalagahan ng mga topics sa mga environmental racism, ethical sortiling. So mahalaga sa atin bilang journalist kung paano sa atin na ikwento yung mga storya na may ethical, na pinofocus yung impact ng climate change sa kaibahan ng kasarian, sa karanasan ng isang individual. So naiisip ko yung kung tungkol sa Isaiah, so gusto kong ibigay yung kay Arthur. Si Arthur ay nakabase sa Tacloban. Siya ay isang leader na nasa malaking bagyo na kung saan nangyari noong 2013 yung malaking bagyo, yung Haiyan. Siya ay nagtatrabaho bilang hairstylist na kung saan nangyari yung pinakamalaking bagyo sa mundo na kung saan nabago yung kanyang trabaho sa kapaligiran para masigurado ang kanyang komunidad na na-organize at napangunahan para sa hustisya na nakita nila tungkol dun sa kawalan ng hustisya sa kapaligiran. So hindi ko sabihin yung storya ni Arthur, pero ibigay ko na lang sa kanya ang floor para ibahagi ang kanyang kwento. Okay, thank you so much. Okay. Good morning, magandang umaga sa ating lahat. Ako si Arthur Gulong from
mula sa Tacloban. Isa sa pinakamalaking resettlement site dito sa Tacloban, kung saan naninirahan ngayon yung mga displaced persons galing sa mga place of origin nila, at isa ako doon. So ako yung presidente nila dito for 9 years. So sa 9 years na yon, nag-start ako doon sa temporary resettlement site namin, o kung tawagin namin noon is TRS. Doon nagsimula ko, baga saan ako nahubog. Kasi ako kumbaga noon, simpleng tao lang ako. Alam kong may neighbor ako. Alam kong may kapitbahay ako. So yun lang kasi yung ano ko noon eh. Hindi ako marunong noon sa mga neighborhoods, kung tawagin. Nung nag-Yolanda, doon nag-start. So since medyo ako kasi daw yung madaldal, ako yung kinuha nilang mag-lead doon sa community namin since 2014. Yun sa 2014 na yun, doon sa 11 months na nakatira ako doon sa tinitirahan namin, kumbaga halos lahat, kasi hindi pa masyadong ano noon yung mga gays or mga lesbians, let's say mga LGBT, hindi pa ganun kaano tinitrate na maayos. So na, doon na ako nakaano, doon sa 11 months ko na pagtira doon sa temporary settlement sites, doon sa ano namin, sa kung tawagin natin yung mga TRS, wala man lang may nagtanong noon sa amin, iilan ba ang bakla dito sa inyo? Iilan ang tomboy dito sa inyo? Kasi may livelihood kami para sa kanila. Parang yun yung tumatak sa isipan ko. Na halos doon sa 11 months na leader ako doon, hindi ko man lang, parang ang lahat ng nagpupunta doon ay NGOs, or mga, let's say, LGU, sasabihin, Arthur, iilan ba ang buntis dito sa inyo? May livelihood kami sa para sa kanila. Iilan ang malaktiting ma'am? Iilan ang mga senior citizens? Iilan ang youth? Pero never man lang may nagtanong doon na sasabihin, iilan ang bakla dito sa inyo? May livelihood para kami para sa kanila. So parang kami, nakikiapin doon, nakikishare lang kami doon sa mga straight. For example, ako hairdresser ako. Hindi ako po pwedeng mag-carpentry, kasi alam niyo naman carpentry, yun yung madalas na mga ano nila, na mga livelihood opportunities doon na binibigay sa amin. So paano ako magka-carpentry or mag-masonry? Hairdresser ako. Yun, tapos meron din naman mga fish cages about sa dagat. Hindi talaga ako makakapagano nun kasi hairdresser nga ako. So yun yung parang dapat talaga, meron talagang hindi naman sabi natin na exclusive for gays and lesbians, pero dapat meron din dapat proyekto na para sa mga, kumbaga, hindi kami dapat ang inuutusan, hindi kami dapat ang tawag nito, dapat kami ang tinatanong. Tatanungin kung ano ba yung gusto namin, yung parang talagang para sa amin. So yun yung naging ano ko, nang dahil doon sa Yolanda, talagang naranasan namin lahat yun, yung discrimination, yung CR, naandyan yung CR. Isa sa mga naging problema noon yung CR. Siyempre, pag pumunta ka doon sa pambabae, sasabihin, ay hindi ka naman babae. Pupunta ka doon sa mga panlalaki, ay hindi ka, baka naninilip ka lang or nagaano ka lang sa amin. So parang yun yung ano, isa sa mga naging ano ko yun sa programa ko, hopefully ka, sabi ko someday. Kasi isa kami sa mga vulnerable na nakakaranas pag may mga disasters. So yun yung parang umano sa akin na since hanggang ngayon, ako pa rin yung leader. Medyo, sa bagay, medyo nabawasan. So isa sa mga goal ko din ngayon dito sa community namin, lalo aside sa mga, kasi kung mga nandito na kami sa ngayon sa permanent shelters. So may mga mangilan-ngilan pa rin na nakdi-discriminate lalo na sa akin. So nung una, parang may story din ako, sorry kung medyo mahaba lang, basta i-share ko lang sa inyo yung story ko na may bagong lipat dito sa amin. Siyempre ako na ang presidente, siyempre kumbaga continuous lang kasi yung paglilipat dito sa amin. May isang mama na bagong lipat na sinabi, sino ba tong baklang to? Ba't ano na ano to, parang tawag nito? Hindi mapakali. Hindi niya kasi alam na ako ang presidente dito. So ngayon, sinabi nung isang mama, uy, huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi mo ba alam, presidente yan dito? So yun sa akin. Tapos ngayon, nanghingi ng dispensa si lalaki. Sabi ko,
bakit ka manghihingi sa akin? E paano? Kung simpleng tao lang ako, hindi pala ako yung presidente nyo. Di hanggang doon, yung pangkukutya nyo. So kung tutuusin, pare-parehas tayong displaced person dito. Bakit parang, so yun yung ano, paano na lang itong isang membro ng LGBT, kung hindi siya, sabihin natin, nakatataas, walang posisyon, di patuloy namang lalait. So isa sa mga tinutukan ko yan noon, na sana naman magkaroon ng ma-enclose kami doon sa ano, mapasama kami sa nakararami. So sa in good thing naman ngayon, talagang okay na siya, medyo na na-acknowledge na kami. So isa sa mga ano ko ngayon dito, mga proyekto ko ngayon dito sa community namin, at saka pasalamat din ako, at saka salamat din pala ako doon sa mga nagtiwala sa akin, bilang kasi kauna-unahan akong LGBT na na-elect as president. So sa ngayon, sa totoo lang, halos lahat ng mga settlement sites dito sa amin, medyo mas nagugustuhan na nila ang mga LGBT. Simula sa akin, kasi parang sabi na maganda daw ang LGBT na leader kasi nafufokusan yung community nila, kasi walang ang anak, walang ano, walang ito, walang pamilya. Yun yung, parang yun yung description nila. So parang kumbaga flattered ako na ganun yung pagtanggap nila. Mula sa akin, parang na-adapt na nung ibang mga resettlement sites dito sa Tacloban, na halos kadalasan na ng mga leaders sa mga presidents dito sa mga homeowners associations is ano na, mga kadalasan mga membro na ng LGBTQIA+. Sa katunayan nga, ako ngayon bagong elect ako as federation president ng mga homeowners associations dito sa amin. So salamat yan. So yun yung isa kong mga goal din ngayon dito sa amin, yung mga ano ko, yung sa pagkukulit ng mga plastic. Yun yung aking isang tinututukan ngayon. At saka, yun nga sinabi ko, pag-collection ng mga plastic, na itatransform natin into resilient or matibay na materialis pang construction. Ginagawa namin hollow blocks. So yun yung proyekto namin ngayon, na yun yung pinufukuhasan ko, na hindi man 100% na maging plastic-free ang community namin, at least maibsan o mabawasan yung mga plastic na tinatapon natin, supposed to be, dapat na andun lang siya sa sanitary landfill. So sa ngayon, siguro mga nasa 5% or 10% na ang talagang nagsisegregate ng mga non-valuable plastic waste nila. Yun yung parang mga sachet ng mga chicheria, sachet ng yung mga basta mga waste sa kusina. Yun yung inaano namin ngayon, yun yung parang pinagkakabalahan ko sa ngayon. At saka, yun din ang ano ko ngayon sa mga nakakarinig. Kung sino man ang nakakarinig ngayon na naandito, matulungan din ako. Kasi hindi ko kakayanin kasi to kung ako lang. Kailangan namin ng support. At saka, kung yung mga officers lang ang asahan, kailangan din namin ng support para talagang kumbaga maging sustainable itong pinaglalaban natin para sa kalikasan natin. Na alam naman natin ang nararanasan natin ngayon dito sa lalo na sa init na ng panahon. So isa ako kumbaga parang ano ako, na kahit LGBT ako, ito yung nagiging pananaw ko sa buhay. Ito yung nagiging pananaw ko, na hindi lang para sa akin, kung hindi para sa community, at hopefully sa susunod sa buong mundo ang makaka ano natin dito sa ginagawa namin. Doon naman sa kapwa ko LGBT, sana magtulungan tayo, tumulong tayo. Kasi hindi ito para sa atin, hindi lang ito para sa iba, kung hindi para sa nature natin, at lalo na para sa buong mundo. Huwag tayong umupo, huwag tayong basta lang nakaupo. Dapat kumilos din tayo para sa iba, at para sa lahat, at para sa buong mundo. Maraming salamat at magandang umaga. Salamat. Salamat, Arthur, para dun sa pagbahagi mo. Gusto ko talagang ay punupunto mo kung paano nakakaranasan mo nung typhoon Haiyan, na kung saan walang oportunidad na kinukonsidera para sa mga LGBTQIA na komunidad.
na kung saan talaga ay nakakashock na kasi hindi naman talaga pala tinanong yung mga pangailangan ng komunidad. Kahit na nag-surveyed nila yung mga tanong, hindi naman pala nila tinatanong ano ba yung mga pangailangan ng LGBTQ community. Yes. Kasi parang yun yung sa experience ko kasi, sa akin sa totoo lang, madali i-access. Madaling ma-access, madali kong ma-access yung ganun. Gawa ng, ang kasama ko kasi sa bahay is mga senior citizens, yung nanay ko at tatay ko. So hindi ako mahihirapan doon. Yung mga kapatid kong mga LGBTQIA+. So yun yung parang, yun yung concern ko. Kasi sila kasi talagang hirap. Ako actually doon sa mga livelihoods opportunity kasama ako na hindi makaka-avail gawa nga hindi kasi fit sa akin yung ibibigay nila. Hindi talaga ako mag-masonry, hindi talaga ako mag-fishing, hindi talaga ako mag-carpentry. So yun din parang yun din kaya kumbaga kaya nabuo sa akin to kasi yun ang naging sentimiento nung mga kapwa ko bakla at saka doon sa mga hindi masyadong bakla na basta kasali sa LGBT. So yun yung parang sana naman nagtinanong nila, ano ba ang gusto nyo? Kasi alam naman namin na hindi nyo talaga kakayanin to. Ano ba ang gusto nyo? So yun yung parang yun yung punto namin. Kami ang tanungin kasi kami ang gagawa at kami ang nakakalam. Oh, totoo yun. So maganda yung punto. So yung parte na kung saan para maging inclusive o invitation para magkaroon ng invitation para ibahagi yung mga pangangailangan ng LGBTQ na community. So karaniwang yung mga responses, yung mga balita ay tungkol sa mga disaster o mga kalamidad, kumusta yung mga relief sa mga disaster. So, ang pinupunto lang naman ni Arthur yung mga kahalagahan na ikukonsidera din yung mga istorya ng mga LGBTQ sa mga kalamidad at mga oportunidad na pwedeng mafifit sa kanila para nabibigyan naman sila para makapili o mabigyan yung mga suporta na lalo na sa kaso ni Arthur na kung saan nag-aalaga din ng kanyang mga magulang na kung saan mga matatanda na ng mga panahon na iyon nung nangyari yung bagyo. So, gusto ko lang din, gusto kong buksan para sa lahat ng mga tanong, para sa mga participants, ilagay niyo yung inyong mga tanong. Gusto ko din tanungin, na pinupunto din ni Arthur na nung sinusumulan yung leadership role, ibang mga LGBTQI na mga member na kung saan sila din naging leader na nagli-lead na din sila nung nagli-lead ka sa mga komunidad. Paano ba nangyari yon na gumaya yung iba? So parang kasi yon na nag-start nga, nakita kasi nila kung baka paano ako magpatakbo dito sa community namin at I think mga 2017. Kasi yun na parang, sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano, medyo ako ang famous president dito sa Tacloban, dito sa mga resettlement sites. Sa totoo lang, inaamin ko yung joke. Parang basta parang ganun, ako talaga yung famous na president dito. So parang yun yung nagbukas doon sa kapwa namin mga LGBTQIA+ community na yung doon sa mga ibang resettlement gumaya. Sabi niya, why not? Hindi si ganito yung anuhin natin kasi tingnan mo doon sa habitat, si Arthur kasi yung presidente nila bakla. Kaya alam mo ang ganda ng anong pamamalakad nila doon. Maganda yun. So parang ganun. Kasi ako talaga, nag-start ako dito at 2015 ako dito na sa permanent resettlement site namin. Yung vice president ko is gay din. So after election, na-elect na naman ako, yung naging vice president ko is lesbian. So the following election na naman, ako na naman. So ang naging ko naman babae, yung naging president ko. Itong ngayon, nag-election lang kami last May, actually ako ayoko na dapat. So may yung mga tao kasi sabi nila parang hindi pa nila kaya tumanggap ng ibang mag-lead sa kanila kasi hindi pa nila kabisado kung mahahandle sila ng maayos. So ngayon, ang aking na naman vice president is lesbian na naman. So parang sabi ko nga, doon nagbukas kasi na medyo hindi pa naman natin totally sabihin na
tanggap. Kasi parang naging eye-opener doon sa mga ibang mga resettlement sites. Siguro hindi naman siguro kasi ako naging kasaway. Salamat sa pagbahagi, Arthur. So naalala ko sa ating pag-uusap kanina bago pa tayo itong webinar na ito na kung saan medyo nag-aalangan ka na magsalita at ibahagi. Pero sa mga kwento na binabahagi niyo sa ngayon, sa tingin ko ay mahalaga talaga na yung individual mula sa LGBTQI community ay talagang tumayo na nasa harap kasi nakaka-inspired kasi nagkaroon ka na karanasan na na-inspired sa mga darating na mga mamumuno na tumayo kung ano man ang kanilang kasarian. At saka naalala niyo yung sinabi ko na kung saan merong mga raming taon na nagawa niyo na at mahalaga, importante na tumayo tayo kung ano man yung mga pangbabash o kung ano man yung mga diskriminasyon kasi nakakabukas talaga siya ng representasyon para sa mga LGBTQI na community. Kung merong tumayo gaya ninyo, gaya mo. So salamat Arthur sa pagtayo. Isang karangalan actually. Oo nga kanina sa totoong kagabi. Alam niyo sa totoong hindi ako nakatulog. Gumising ako launa, hindi na ako nakatulog magdamag. So inaano ko, ano ba ang sasabihin ko doon? Parang sabi ko parang hindi ko alam kung matatanggap ba ng mga nandito ngayon yung sasabihin ko. Sabi ko, ano ba ito? Kaya nag-vlog ako kagabi. Hindi ako makatulog kasi ganun nga, may ano ako. Siguro sabi din ng iba nagkukomenta, excited ako. Pero sa totoo lang, akabado ako. Pero ang iniisip ko din lang kasi, parang may ano din kasi ako, may motto kasi ako sa buhay na... pagdating dito sa amin, yung gagawin ko kasi ngayon, hindi ko nagagawin. Pag ginawa ko ngayon, hindi ko nagagawin bukas. So dapat gawin ko ngayon, hindi bukas. So parang ang sa ngayon naman, yung sa akin, sabi ko, kailangan kong gawin to. Hindi para sa akin, kung hindi para sa lahat. Hindi ko naman sinasabi na ako yung magiging ano dito, ako magiging, tawag ito, magiging susi. No. Yung sa akin lang naman, ipaalala sa kanila na talagang may nangyayaring ganito. May nangyayaring mga dapat talaga maging pantay naman. Hindi dapat maging, tawag nito, maging exclusive lang sa kanila. Dapat kasali kami sa kung ano ang mga plano dapat, kung ano ang mga nararapat din para sa amin, at saka kung ano din ang mga pangangailangan namin, dapat na andun din kami. Totoo yun. Mahalaga talaga na sa boses natin na kung ano kailangan natin, gaya ng nakaraang huling tanong. So, nakakausap natin yung mga journalist sa ngayon. Kung meron bang mga kwento na sa tingin ninyo na yung sa journalist na dapat isulat nila tungkol sa LGBTQI community at mga environment, ano ba yung mga balita na yun, mga views na kung saan dapat pag-usapan ng mga journalist, lalo na yung karanasan ng LGBTQI community. Ano sa tingin mo? Actually, maraming beses na kasi ito eh. Maraming beses na tinanong to, maraming beses na inano sa amin ito, sa akin, lalo na sa akin. Ay, yung sa amin lang naman talaga, magkaroon ng konkreto, yun dapat yung ipaalam nila sa buong mundo. Oo nga, maraming nang babas sa amin kasi nangihingi daw kami ng limos. Nanghihingi daw kami ng ano na dapat naman talaga, kung ano yung tawag nito, isa lang dapat, sabi nila. Bakit daw tatagang kami ng special treatment? No, hindi kami nanghihingi ng special treatment. Yung sa amin lang naman, meron man lang kami, hindi yung sa kanila lang. Kasi parang ano, paano kami naging tao? Paano kami gumagalaw sa komunidad? Paano kami? Sa totoo lang, kadalasan ang mga LGBTQIA+ ang gabit palagi. Pero sila halos ang napagkakaitan ng kung ano ang serbisyo na dapat inclusion. Yung sa services, inclusion services para sa lahat. Yun lang naman yung gusto namin maanuhan doon. Kumbaga, yun yung gusto namin isulat nila, ipahayag nila sa mga tao na naandito kami, lo, buhay kami, tao kami. So yun lang yung sa akin. Oh,
Okay, excellent. Tama yung punto mo. Tama, Arthur. So yung emphasize yung LGBTQI na community ay hindi lang naghihingi na special na pagtrato kayo at lahat ng komunidad ay hiniling lang na marinig lahat naman tayo at tao na dapat napapabilang lahat kasi nagmamatter naman yon. Habang ikukunlid natin ang session na ito. Maraming salamat session sa Arthur sa inyong panahon ngayon, sa iyong oras at salamat sa lahat ng participant para sa pag-uusap na ito tungkol sa LGBTQI community at sa environment. Ipapaalala ko lang ito sa lahat na habang tatapos ang session na ito, makakatanggap kayo ng recording sa inyong email sa susunod ng mga araw at saka yung kabilang na yung mga speaker contact information. Pwedeng i-fill out yung survey na nasa chat, pagbigay ng feedback tungkol sa event. Maraming salamat sa lahat sa pagsali at magandang araw. Maraming salamat sa lahat. Thank you so much. Thank you. Salamat sa thank you to all the participants. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Yeah, salamat.